Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin po'y patuloy na bumubuhay araw-araw sa pamamagitan po ng ating pakikinig at pagtanggap ng salita ng Diyos. Sapagkat tunay nga po ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At purihin ang ating Panginoong Diyos, ang ating pong simbahan ng Jesus Christ Says Global Outreach ay binigyan ng Panginoon ng kapahayagang magkaroon ng programang araw-araw na pagpapala na inaghahatid sa ating pong mga buhay at sa ating mga tahanan. Nais ko na ikaw ay panalangin saglit para sa ating pagbubulay-bulay ngayon na salita ng Diyos. Panginoong Diyos, aming Ama, sa kapangyarihan ng banal mong espiritu at sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, kami po ay nagpapabasbas sa iyo upang sa aming pakikinig, Panginoon, ito po ay maitanim at maiukit sa aming puso hanggang ito po, Panginoon, ay may sapamuhay namin. Salamat po, basbasan mo kaming lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking pong babahagi ay nasa aklat po ng Epeso, Kapitulo 5, Versikulo 2. Ang sabi po ng mabuting balita, Biblia, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito ay Lumago sa Pagmamahal sa Diyos. Grow in the Love of God. Sa ating nga pong foundation verse, sabi nga ng Panginoon, mamuhay kayong puno. Ang nais ng Diyos, ang ating buhay na ito ay tunay na magisisidlan ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat alam po natin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At mas pinili niya hong mahalin tayo kahit tayo pong mga tao ay bumagsak, nadapa sa ating mga kasalanan at sa ating mga kahinaan. Mas pinili ng Diyos na ang tao po ay patawarin kaysa sa parusahan na sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 9. At nais din ng Panginoon na ito po ay maisapamuhay natin. Kasi po upang ito po ay makita, maramdaman at tayo po ay maging patutuo sa mga tao na hindi pa kilala po ang Panginoong Diyos. Kaya mapalad ka kapag ikaw ay kumikilala at tumanggap sa Panginoong Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin at tayo po ay nagkasala, bagamat tayo nagkasala, tayo po ay pinapatawad ng Diyos kasi po ang panahon po natin ay tinatawag na under grace. At tayo po mula sa biyaya at grasya ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin, tayo po yung nakakalapit, nakakatawag, at nakakapanumbalik. At ang maganda po rito, pag tayo po ay tumanggap ng kapatawaran ng Diyos, dahil yan ay ginawa ni Jesus sa krusang Kalbaryo, at tayo po ngayon ay nakabalik sa Panginoon, hindi po tayo nananatiling walang alam, hindi po tayo nananatiling baby o mangmang, kundi tayo po pala ay pinapalago ng Panginoon sa kanyang pagmamahal. Dahil alam ng Diyos, kapag tayo po ay lumago sa pagmamahal ng Diyos, tayo po ay natututo rin magmahal sa ating kapwa. At alam naman po natin yan, pag pinag-usapan po ang pag-ibig, di ba? Ang dami pong mga nagbibigay ng mga kapahulugan dyan. Sabi ng iba, love is blind, di ba? Pero sa Bible po, hallelujah, ang pag-ibig po ay hindi nagbibigay ng kalabuan o kabulagan ng mata. Siya'y nagbibigay ng kaliwanagan to set us free na ganito pala tayo kamahal ng Diyos na imbis na mapunta sa impyerno, mapunta sa langit. Imbis na ang buhay dahil sa kasalanan ay magkaroon ng miserableng buhay, maligtas, maging mapayapa, maging matagumpay, kahit na anong pagsubok ng buhay ay meron tayong pananampalatayang tunay at buhay dahil yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Buti na lang ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Wala siyang tinatangi, anumang kalagayan, anumang kasalanan, tayo po ay handa niyang patawarin. Kaya nga po, ang puso ng Biblia, the heart of the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. At pagkatapos, ito po ay gawin ng tao,
tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, lumalago po siya. Tayo pala ay lumalago. Ang salita pong paglago sa English ay grow. At alam niyo po ba ang ibig sabihin ng grow? Is to spring up, to develop, to maturity. Tatlong word po dyan. Spring up, develop, and maturity. Sa Tagalog po, lumalaki, nabubuo, nagiging ganap. At yung pong nais ng Panginoon. Kaya matatandaan niyo po yung tinatawag na Great Commandment. Di ba yung 10 utos, ginawang 2 ni Lord? Sabi ng mga disciple noon, Panginoon, ano po pinakamahalagang utos? Ano sabi niya? Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Bakit? Kasi doon pala tayo pinapalago ng Panginoon. Kaya ngayon, pag tayo po ay lumago sa pag-ibig ng Diyos, ang pananampalataya po ay madali nating i-apply. Ba't ka nabubuhay sa pananampalataya? Sapagkat mahal ko ang Panginoon. Bakit ka nabubuhay na puno ng pag-asa? Sapagkat mahal ko ang Panginoon. Diba? Remember, 1 Corinthians 13, verse 13, nananatiling tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig. And we understand that God's love never fail. Okay? God's love conquers all. Kaya ho, napakasarap ng isang tao na nakaunawa nito. If you remember na sinasabi rin sa Ephesians chapter 3, verse 14 to 19, naway malubusan ninyong maintindihan, maunawaan, ang taas, ang lalim, ang lawak, ang haba ng pagmamahal ng Diyos sa atin. In-explain din po sa Awit 103, verse 1 to 13, sabi niya kung gaano kataas ang langit at lupa, ganong kalawak at kalaking pagmamahal ng Diyos. So, it is an ending love. It is love na forever and ever. Kaya, mapalad ang isang tao na nagpapasakop sa pagmamahal ng Diyos. In-explain din dyan, sabi dyan, na kung ang mga ama dito sa lupa ay nagmamahal sa kanyang anak at ayaw niya itong mapahamak, bagamat ang ama sa lupa ay nagkakasala, ngunit ang ama sa langit ay hindi. Sabi niya, ganyan din kung kayo minamahal. Kaya nga po, maging ang Panginoong Jesucristo ay nagpakita ng isang parabola, yung alibughang anak. Diba? So, siya po ay nakabalik at nagdesisyong bumalik kahit nga raw siya ay maging katulong na, pero anong sinukli ng ama? Mahal pa rin kita kasi anak pa rin kita. Ganyan tayo minahal ng Diyos. Kaya tinanggap tayo ng Panginoon. Ang ating Ama sa Langit din, na ang sabi sa John 1.12, at sino mong tumanggap kay Kristo, ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya kapatid, kababayan, huwag kang manatiling bata, yung tinatawag na baby in Christ. Huwag kang manatiling walang alam because the people perish, because of lack of knowledge. Sabi ng Biblia, lumago kayo sa inyong pag-ibig kay Kristo. Okay? At ang sabi niya, ito dong pag-ibig na to ay nag-aalay na. Yan. Ma-apply na natin yung love your neighbor as yourself. Yan na yung nagbubunga na ng mabubuting gawa. Bakit ka nagpapatawad? Bakit ka tumutulong sa mga umaaway sa'yo? Diba sabi sa Bible, forgive your enemy and feed them. O, diba? Okay? Kaya ho, ang sarap ng maging isang tunay na mananampalataya kasi hindi ka na maapektuhan ng galit, puot, sama ng loob, paghihiganti. Okay? Matututo kang unawain at mahalin ng mga tao sa kanya-kanya po nilang kahinaan. So, sino gumagawa nun? Ang Panginoong Diyos sa puso natin. Hindi ho natin kaya yun pag wala ang Diyos. Kaya ho, nagkatututo tayong magsakripisyo. Tingnan nyo, sabi niya, kahit inalay niya ang kanyang buhay, naaalay din po ba natin ang ating buhay? Di ba? Ano, pag naaalay naman natin, tayo po ay nagiging mabangong halimuyak, a sweet aroma, ayan, na naialay natin sa Panginoon. Pabango ho yun. Okay? Nakakita na ba kayo? Nakaamoy na ba kayo ng mga taong mababango? Ganun ho tayo sa Panginoon. Ang bango natin sa Panginoon kasi yung pagmamahal niya ay nagpuproduce po yan ng great aroma, sweet aroma. Amen? Kaya nga, pinaliwanag ng Panginoon na sabi sa Romans chapter 8, di ba? Sabi ron, 5 verse 8, sabi niya, bagamat tayo nagkasala, minahal na tayo ng Diyos. Biro mo? So, lalapit po tayo. At ano pang sabi sa Romans chapter 5 verse 5? Ibinuos niya ang kanyang pag-ibig upang tayong lahat ay lumago. So, hindi ito tayo na spoiled. Hindi ito na nanatiling bata. We continue to grow, sabi diyan, into maturity sa ating pong pagmamahal sa Diyos. Kaya ang nangyari, pati yung faith natin, pati yung hope natin, lumalago ng lumalago.
Mitibay ng tumitibay, lumalaki ng lumalaki, tumatatag ng tumatatag, nabubuo ng nabubuo at nagiging ganap. Sabi nga, solid. Di ba? At pag yan po ay nasa atin na, hindi na ho tayo mahihirapan sumunod sa Diyos. Hindi na ho tayo mag-i-struggle because we enjoy every day the power of the love of God. At ang power ng love of God, tayo ho ay lahat nag-grow. Amin po ba? Kaya nga po nung ang Panginoong Jesus ay kinausap ang kanyang lingkod si Pedro, sabi niya, Peter, do you love me more than this? Tatlong beses pa. Peter, do you love me more than this? Kasi baka mamaya, pag diminigay na ni Lord yung blessing, mas mahal na natin yung blessing, hindi na yung blessor. Pag mahal na natin yung healing, hindi na natin mahal yung healer. So inaayos yan ng Panginoon para hindi mamali yung ating pagmamahal na mapunta lang sa mga hinihingi natin at hindi na rin sa nagbibigay. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, mula sa pinagmumulan ng ating mga sources ng ating pagpapala, healing, blessing, peace of mind, victory in this life, growth in our faith in the Lord, living full of hope in the Lord. Hallelujah! Yan po'y binibigay ng Panginoon. Hallelujah! Na kung saan ay pinupuno niya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya nga ang tanong is, gaano mo na ba kamahal ang Diyos? Para mapatunay mo mahal mo ang Diyos, lumalago ka na. Hindi ka na naging reklamador. Hindi ka na nagiging tamad. Hindi ka na naging malungkot pagsunod sa Diyos. Nai-enjoy mo na yan. Because you will feel in love with the Lord every day. Amen. At yan po ay magiging buhay na patutuon natin sa mga tao na makakarinig na sila rin ay mahal ng Diyos. Amen po ba? Kaya 1 Corinthians 16:14, the last verse, sabi niya, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng may pagmamahal o gawin ninyo na puno ng pag-ibig. Sa ganon, kahit may mga sacrifices, mayroong mga pag-aantay, mayroong mga waiting time, hindi ho tayo, aleluya, nagreklamo, hindi ho tayo naiinip. Okay? Kung bagkos tayo po ay nag-i-enjoy because every day, we are filled and we feel the love of God. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Nawa po, ito po ay iyong tinanggap para hindi ka na malungkot. Okay? Hindi ka na mag-worry, hindi ka na mababalisa. Okay? Mahal ka ng Diyos. At gusto kanyang tulungan, gusto kanyang pagalingin, gusto kanyang baguhin, gusto kanyang pagpalain. At ganun siyempre din ang ating bansa. Kaya huwag tayo magsasawa manalangin. Okay, let's go on to the maturity, move on to maturity in praying because mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Amen. So nais ko pong manalangin saglit at ipanalangin ka. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa pag-ibig mo, kami ay lumalago. We continue to grow, Lord God, in our maturity. Para salamat, Lord, sapagkat ang lahat ng mga anak mo ay nais mo mangyari ito, kami lumalaki, nabubuo at nagiging ganap upang kami, Lord, ay tunay na hindi po, Panginoon, maaagaw ng kaaway na manlalamig, manlulupaypay, kundi bagkos patuloy na mag-iinit, mag-aalab ng aming pag-ibig sa iyo. At nang sa ganon, kung ano man po, Lord, ang papagawa mo sa amin, Lord, hindi na kami mahihirapan. Sapagkat anumang ginagawa ng may pag-ibig, bukal sa puso, ay nagiging magaang at tunay na nagiging masaya. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po siya na ngayon po ay humingi sa iyong kagalingan. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Maramdaman niya na kasama sa pagmamahal mo ang pagpapagaling. Ganon din po, Lord, yung may pangangailangan, Lord, sa araw-araw na buhay. Ano man ang pagkain, ano man ang kakainin, didam-dadamtin, iinumin. Pati pangangailangan sa pagpapalaki sa mga anak. Pangangailangan sa araw-araw sa buhay. Lord, you are supplier and provider of all our needs. Lord, ayaan mo sa pagmamahal mo ay maramdaman at maranasan din nila ito. Yung mga hindi paligtas, Panginoon, iligtas mo po at patuloy mo ipaalala sa kanila, Lord, na mahal mo ang lahat ng tao at ayaw mo pong mapahamak. Pagpalain mo po ang aming bayan at ang lahat po ng aming mga kababayan. Ito po ang aming isama dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. Bukas po ulit, araw-araw ng pagpapala,